Binatikos si presidential aspirant Bongbong Marcos ng ilan sa kanyang mga kritiko. Hindi kasi siya sumipot sa COMELEC hearing kaugnay ng disqualification cases niya. Gayung naka-attend naman siya sa mga naunang radio interviews. Ang depensa ng kampo ni Marcos Jr. alamin sa report ni Dale de Vera. Absent sa hearing ng COMELEC noong January 7 para sa mga disqualification case. Pero naka-attend sa isang radio interview noong January 6. Inulan tuloy ng batiko si presidential aspirant Bongbong Marcos sa medical certificate ni Marcos na may petsang January 7. Nakalagay na sumamaraw ang pakiramdam ni BBM noong January 6, alas 10 ng umaga. Hirap daw siyang magsalita. 37.8 degrees Celsius din ang temperatura niya at namamaga raw ang kanyang lalamunan. Close contact daw kasi siya nang hindi bababa sa dalawang COVID positive. Pero naka-attend pa pala si BBM sa isang interview noong umaga. Paliwanag ng tagapagsalita ni Marcos Jr., masama na noon ang pakiramdam ni BBM. Pinayuhan nga raw siya ng doktor na magpahinga. Pero kinahapunan, umattend ulit si BBM sa isang radio interview. Sa naturang interview, tinanong pa siya kung natatakot daw ba siyang mahawa ulit ng COVID at kung ano ang mga ginagawa niya para makaiwas. Lahat na ng vitamina, lahat na ng pang-inip. Pagkampanya, kampanya talaga. Pero dahil natamaan na ako ng COVID, maganda naman ang immunity ko, maganda naman ang pagkakabakuna ko. Kaya sa palagay ko, maayos naman siguro. So far, so good. Ang radio interview na yan ang itinuturing ngayon ng kampo ni Marcos Jr. na posibleng nagpalala ng kanyang kondisyon. Kaya raw kinabukasan, January 7, sakto sa pagdinig ng COMELEC, inobliga na raw si BBM na mag-isolate. Judgment call na raw nila na pagpahingahin muna si BBM. Kaya no-show siya sa COMELEC hearing kaugnay sa mga petisyong pinadidisqualify ang kanyang kandidatura. Sa isa namang tweet, sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, kung January 6 pa lang ay nagpa-check up na pala si Bongbong at may mga sintomas na siya. Bakit January 7 ang petsa ng kanyang medical certificate? Inutusan ng commissioner at doktor at attorney ni Marcos Jr. na ipanotarize ang medical certificate. Binira naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang hindi pagsipot ni Marcos Jr. dahil daw baka makahawa siya ng COVID, sabi ng kongresista. Tax evader na nga si BBM, Zoom evader pa. Paano raw makakahawa ng COVID sa Zoom? Zoomicron daw ba yan? Dagdag pa niya, may sapat na panahon si Marcos Jr. para ihanda ang kanyang depensa pero mukhang hindi raw nito kayang salagin ang petisyon. Kapag wala raw depensa, nagkakasakit na lang bigla. Sabi naman ang Akbayan Party List, kaya naman pala ni BBM na magpa-interview sa radyo pero hindi niya kayang dumalo sa pagdinig ng kaso niya. Malinaw daw na nagsisinungaling siya kaya dapat i-contempt siya ng COMELEC. Dagdag pa nila, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Dale de Vera, News 5.